showbiz fanatics, Mr. Alden Richards, hindi na nakapagpigil na maglabas ng kanyang damdamin at pinagdadaanan sa kanyang US concert. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang bell for more showbiz updates. Siyempre, bago natin simulan ang ating mga updates ngayong araw, ay nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga true-blooded Aldab Nations na lagi pong nakaantabay at lagi pong nakasubaybay sa lahat ng ating mga updates. So dahil dyan, narito ang ilan sa mga komentong napili po natin mula sa ating mga legit viewers and subscribers. Let's start off with Miss Janina Balanag. She said, bakit di nila refer sa lawyer tungkol sa lagtutok May na sumama kay Alden niya, laman niya sa contract na di ba sobra na sila nila? Ayan. Ma'am Janina Balanag. Di ko maintindihan kung ano pong gusto niyang ipahiwatig. Pero ang tangi ko lang na iunawaan is she was trying to say na dapat i-refer na yung mga case na to dun po sa mga lawyers po ni Miss May. Ano. So, sabi naman Ma'am si Edwina Ocampo, good day Miss Dareds. Ganun naman po talaga kailangan nila ipakita sa mga taga Quezon City District 1 na talagang mahal ni Arjo kuno si Maine. Para nga naman bumango yung image niya. Politiko nga, di ba? Kahit naman noon sa campaign period pa, nalalaman mo na puro kaplastikan ang pinapakita niya sa mga tao. Totoo, kung hindi siya nanalo, sa tingin ba natin magpo-professional propose yan kay Meng. Magpo-propose. Di ba hindi? Dagdag publicity nga. Di ba? I'm not against Arjo or Maine. Kung talagang sila, para kung kagamitan niya si Maine just because of his popularity, wag naman. Masyadong kawawa ang imahe ni Meng. Gamitin mo na lang sa paggawa mo ng pelikula at pagtulong sa tao sa District 1. Ayan. Ito naman po yung isa sa mga opinion ni Ma'am si Edwina Ocampo, no? Kung sa tingin naman ni Ma'am si Edwina, kung talagang si Maine ay talagang mahal si Arjo o kaya man si Arjo ay talagang gusto niya si Maine, wala naman tayong pwedeng i-question doon, 'di ba? Pero tama naman po siya na sana 'wag lang magamit yung personalidad at yung image and popularity ni Maine doon po sa mga ambition nga po ni Mr. Spotted or ni Mr. Mr. A, 'di ba? Yun naman po yung pinapoint out ni Ma'am si Edwina Ocampo with regards to this. Sabi naman po ni Ma'am Rose, sanang logic dyan, nanalo and then proposal, did that make him a better person? Paiwatig lang pala ng nani ni Atay, OMG Sylvia. We don't know if too loud or to hit your boat. Obsessed ka na talaga sa pera ni Maine Mendoza. Yan, ito naman po isa sa mga panawagan. Isa na, parang super hit naman yung pinapalaganap ni Ma'am Rosa Rose sa kanya pong komento. No? Kasi parang feeling niya, totoo naman po, nasan po yung logic doon na porket ba nanalo ka sa eleksyon? Paano kung hindi ka nanalo sa eleksyon, gagawin mo kaya yun? Kumbaga, sabi po ng isa sa mga vloggers na talagang close na close dito kay Ibiang, paano kung hindi nanalo si Arjo, magaganap kaya yung proposal na napanood natin di umano sa mga telebisyon? Sabi naman ni Ma'am si Remy Montalvo, Alden and Maine is real, sila lang ang tunay na mag-asawa, kaya kahit anong mangyari, sila ang number one sa puso namin. Sila Maine, Alden lang ang paniniwalaan natin. Aldab forever, sila ang malakas. God bless you, sabi ni Ma'am Remy Montalvo. Ito naman po ang isa sa mga faith ni Ma'am Remy, no? Kahit anong mangyari, ito yung mga kahit magkapit-pitan pa hanggang dulo, hindi po sila talaga bibitaw dun po sa pagmamahal na binibigay nila kay Alden at kay Maine. Pero sana yung mga bashers ng Aldab, no? Wag naman na sana nilang masyadong bastusin yung mga true-blooded ADN, kasi may mga vloggers po ako nakita na talagang kung pagsalitaan nila yung mga ADN, di ba? Sabi ni Ma'am Edwina Ocampo, congrats Alden sa concert. The Filipino people is very proud of you. Di mo man nakasama si Meng dyan.
We all know na kaya mo yan, basta kami kampante lang at di papa-apekto sa lahat ng lumalabas na balita. Ang tanging paniniwalaan lang namin ay kayong dalawa ni Menggay. I know tamang panahon will coming soon to both of you. We love you so much. Just keep on praying. Thank you, Miss Dared, sa mga positive updates. To Alden and Maine, we love you too. Ayan, ito naman po isa sa mga sinasabi nga ni Ma'am Edwina Ocampo, no? Na talagang huwag po tayong papa-apekto sa kahit ano pa mang sabihin ng iba, kahit ano pang mga, sa, ang tawag nga sa atin, na mga ano, na mga ibang fans po ng ARMY, talagang hindi nyo po talaga magugustuhan eh. Kapag po nakikita ko at napapanood ko yung mga sinasabi nila, samantalang so, dati naman silang Alda. So, salamat po sa mga komento po ninyo. Please comment down below sa comment section natin. Let's watch this video first. Kalimutan muna natin ang monkeypox and let's just enjoy the night. Yeah! Tama ba? Guys, this is four. Wala po ako sa Amerika. I love you guys too. Thank you. So, kung ano man po yung nagpa-bother sa inyo tonight, kung meron man tayong mga dala-dalang problema ngayon, kalimutan muna natin yan. Kalimutan muna. Isa yan sa mga tagpo at kaganapan nga sa concert or US concert ni Mr. Alden Richards sa USA, kung saan na may pinangmagatang forward. Yun. So, kanya pong isa sa mga segment doon ay nagtaka po yung producer kung bakit po nakapagsalita si Alden Richards ng ganong spiel kahit wala naman po yun sa kanila pong spiel or kanila pong dialogue na kailangan sabihin during the concert. Sinabi niya doon na nandito tayo, let's forget about our problems or anything. Diba? Kumbaga parang it signifies na talagang si Alden Richards, nakikita lang natin siya na nakangit, ngumingiti, but he was already or totally broken inside. Alam po natin na hindi po tayo manghuhula and we don't even know what's happening inside the heart of Mr. Alden Richards na sa mga nakikita natin. Pero sabi nga po ng quotes po sa Bible, diba, that out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So whatever comes out into your mouth, yun po yung laman ng puso mo, diba? So which means itong si Alden Richards, while he was really blessed as of these days, mula noon hanggang ngayon, pero may mga bagay siyang hindi ma-share sa publiko na sometimes lumalabas siya naturally. So he shared to his concert na ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, let's forget about those things. Ganun po niya, kumbaga ganun niya binibuild up yung kanyang sarili while he was enjoying the concert or enjoying the night. So alam ko naman po na unawaan ninyo kung ano po yung pinagdadaanan niya ngayon. So ano po masasabi ninyo dito?